The Philippine Justice Department is studying the mounting plea of several groups to release high-risk inmates who might be vulnerable to contracting COVID-19 in prison. That's as a 72-year-old inmate at the Philippines Correctional Institute for Women recently tested positive for COVID-19. 76 inmates have also been isolated in various facilities of the Corrections Bureau for possible infection of the coronavirus. We'll be discussing this now with Gabby Shaklag, the spokesperson of the Philippine Corrections Bureau. Sir Gabby, magandang gabi po. Magandang gabi po, Sir Tony. At the Bureau of Corrections po. Apo, Philippine Corrections Bureau, Bureau of Corrections. Yes. Yung pong, apo, yung pong mga facilities po ng Bureau of Corrections, meron na po ba kayong update kung ilan po ang nagtetest positive for COVID-19 at ilan po yung suspected na infected? Sir Tony, kahapon po, nagpalabas po tayo ng... Hello? Apo. Hello? Nagpalabas po tayo kahapon ng information na tayo po sa CIW, Correctional Institution for Women, ay meron pong isang hospitalized patient sa isang government hospital na nag-positive test po sa COVID-19. At yun po ay kasalukuyang naka-confine. And then sa atin po namang mga ibang colonies and other penal farms, we are still considering them COVID-free. Gawa nang wala naman pong report na isolated or suspect sa as we speak right now. Sa CIW po, sa ngayon po ay meron po tayong about 13 which are still in isolation and we are still observing them. But today, we have tested about 40 PBLs and 8 staff for the COVID-19 test. Kasi po, sila po yung na-expose dito sa unang patient natin. Mm-hmm. At hinihintay pa rin po natin ang kanilang result. At hopefully, ay wala pong nahawa. O kaya yung ating positive patient ay hindi po sana sa loob nakuha yung virus. Opo. Linawin po natin, Sir Gabby, yung pong nabanggit nyo, lahat po yung kaso na yun nasa CIW. Pero sa iba po, sabi nyo na penal institutions nyo, wala pong ibang mga inmates po na kasalukuyang minomonitor? Tama po yun, Sir Tony. Wala po tayong minomonitor sa ibang penal farms. Dito lang po sa CIW, Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Kasi po, doon po sa unang ulat po namin, sinabi po na meron pong 76 inmates daw na in-isolate muna sa iba-ibang pasilidad ng Bureau of Corrections. Pwede po ba nating linawin yon? Meron po bang mga inmates na in-isolate muna dahil suspected na COVID-infected sila? Yes, Sir Tony. That was under the old classification and that was weeks ago. So yung count po natin na yon ay mga about 2 weeks po at karamihan po doon sa mga 76 na under the old classification ay considered na po silang PUM at PUI. Pero sa ngayon po wala na po tayong UM. We don't call them PUI and PUM but suspects, probable and confirmed. So ngayon po ay yung mga dati pong PUM natin ay halos nakabalik na po sila sa kanilang selda. Gawa ng for more than 2 weeks na silang na-isolate at na-observe po natin na wala naman silang lingering symptoms of flu. So nag-decide po yung mga medical staff natin, yung doctor, na sila po ay safe na makabalik sa kanilang selda. So ito po yung mga bilang natin ngayon ay mga bago po yon. So they are new patients. At meron namang iba na old patients pero karamihan sa kanila iba na. At ngayon po as we speak ay halos nasa CIW sila lahat. Opo. So sa ngayon po ano, meron nga pong panawagan ang ilang mga grupo na yun ho daw sana ang mga high risk inmates na maaari pong mahawaan ng COVID-19 ay palayain na. Sa palagay niyo po ba ay posibleng magawa ito at paano po yung magiging proseso kung kunwari sila ay papalayain?
Sir Tony, alam mo naman ang ating mandate sa Bureau of Corrections is safekeeping and providing reformation to inmates. Mm-hmm. So whatever advice or directives or orders from courts and competent authorities, ay tayo po ay susunod. At kung sa wisdom nila ay nakakatulong po yung ganon, ay we will follow. But as of mm-hmm. now, ang affected lang naman na facility natin ay yung CIW. Mm-hmm. So all the other big penal farms and colonies, they are COVID-free. So masasabi mm-hmm. po natin na mas ligtas pa nga sila doon sa loob kasi hindi sila exposed. Lalo na yung mga sick and elderly natin. Pag pinalabas mo yan, may expose pa sila sa loob. Ay sa labas. Mm-hmm. Pero sa loob, they are quite safe kasi naturally quarantine sila. Mm-hmm. At dito naman po sa CIW, kahit po nagkaroon ng isang positive case na diagnosed nung siya po ay hospitalized, ay meron naman po tayong mechanism at existing protocols in coordination with DOH na sinusunod natin at kung halimbawa meron pong naging suspect, ay hindi naman po kaagad-agad o hindi sila nakakahalubilo sa general population. Mm-hmm. So general population is still safe. At marami po tayong na-establish na isolation areas. So may mga quarantine area na identified. At sa ngayon po, sa totoo lang ay hindi nga nakalahati pa yung nakatira doon. So malaki po yung ating quarantine area in case na lalaki pa yung bilang ng ating suspect. Mm-hmm. Yung po ba mga pasilidad, Sir Gabby, ng Bureau of Corrections, masasabi niyo po ba na regularly nalilinis ito at na didisinfect para po mas mabawasan yung posibilidad na mayroong pumasok na coronavirus? Well, that's true po, Sir Tony. In fact, noong nagkaroon po ng positive case, yung lumabas ang resulta ng test ng isang patient natin dito ay kaagad-agad po yung ating medical service ay alam po nila yung ginagawa. Nag-disinfect po doon sa dati niyang initirhan at lahat po ng nagalawan niya doon ay nag-disinfect na rin po. At quarantine po yun, hindi po nakakapasok o nakakadalaw yung mga other PDL and staff for some period. At kasama po sa ating precautionary measures yun. At dito naman po sa ibang colonies and penal farms, ay sinusunod po natin yung ating preventive measures. Nandun po yung foot bath, yung palaging tag-alcohol, pag-disinfect na rin po sa mga facilities, at yung strict implementation of quarantine measures. At alam nyo naman po na wala pong nakakapasok na visitors or either relatives or other visitors from NGOs or other organizations. Lahat po yun ay suspended. So ngayon po, masasabi talaga natin na naturally quarantine sila, quarantine. Pati kami po ay hindi po kami kagad-agad nakakapasok. Pagka yung hindi lang po natin mabanggit dito sa ating programa yung operational details ng ating duty scheme, but rest assured po na meron pa tayong existing na duty scheme wherein limited po ang physical movement ng staff. At that is of course without compromising our duties and responsibilities, without compromising the security of the Sir Tony. Mm-hmm. So sa makatuwid, Sir Gabby, what you're actually saying is that because they're already in essence quarantined because they're in prison, that they are actually least exposed to the risk of getting infected by coronavirus in contrast to kung nasa labas sila ng kulungan. That is right, Sir Tony. That is our opinion. And I think most of us will agree dun sa amin kasi kami po nakita rin namin kung paano yung higpit ng pagpapasok. Ang problema nga lang na siguro natin pagka naging airborne disease ay wala na po tayong magagawa noon. But so far, we have for this long period ay na-prevent po natin yung entry ng possible pathogen na nagko-cause ng disease na ito. So we hope
pray and intend to remain that way for the rest of this period. At sana po ay isolated lamang po yung CIW. At kung yung CIW naman po, yung mga may kamag-anak doon ay rest assured na kahit na meron pong nag-isang positive doon ay hindi naman po kaagad-agad na nagkakahawaan sila kaagad dahil maluwang naman po yung compound and they live on separate dorms, separate buildings and they don't just roam around. Noong nagsimula yung quarantine natin ay doon din sa loob ay meron din po silang sariling quarantine. And sinusunod po nila yon at kaya nga po hanggang ngayon po ay na-limit natin yung spread ng disease na yan at sa ngayon na hindi natin napigilan at nagkaroon po ng isa, siya po ay 72-year-old at may pre-existing condition. Nung dinala po siya actually sa hospital, ay medyo nagtagal kasi sa hospital, hindi kaagad na-admit ng isang hospital for 2 hours sa emergency room. And then due to full capacity of the first hospital, ay na-transfer ulit siya sa emergency room ng isang hospital for another 2 hours. And then another 2 hours again for another hospital. So third hospital na lang po, saka lang siya na-admit. And we don't discount the possibility na yung infection ay nanggaling din sa along the road from the CIW to the hospital. So hopefully ganun po yung nangyari. At magpaganun pa man, Sir Tony, ay ginawan na rin po natin ng contact tracing at proper procedures para ma-prevent natin yung spread sa loob ng CIW kung sakali man na doon niya nakuha yung infection. Yes. So hindi pa po natitiyak, Sir Gabby, kung yung mismong pinanggalingan nung infection ay nasa loob o nasa labas. Pero ang hinala nyo, mas likely na sa labas niya nakuha. Sana po ganun para mas panatag naman po yung mga nasa loob ng CIW. Yes. And as we speak, how is the inmate doing now? Of course, nandun pa rin yung fear and anxiety. Pero we are doing some measures. Nagkakaroon po tayo ng information drive. Ginagawa po sa CIW na nagpaparinig po sila ng mga audio instructions sa mga inmates para sila po ay mabawasan yung anxiety at ina-assure sila na pagka nagkaroon naman ng flu-like symptoms ay na-isolate naman, na sikaso sila at nagagamot. At kung kailangan nagdalhin sa ospital ay meron tayong arrangement. At yun po ay susundin natin. I mean, how is the 72-year-old inmate doing now? Nasa ospital pa rin ho ba siya at kamusta na yung kalagayan niya? Yung patient po natin ay nasa ospital po at undergoing treatment. Hopefully ay mag-recover po. Sa ngayon po ay wala po tayong update as of today. Pero yesterday ay hindi naman po sinabi na naka-intubate. Basta sinabi lang po na siya po ay under treatment at patuloy na ginagamot sa ospital na yon, Sir Tony. All right. Thank you very much, Sir Gabby, for speaking with us and giving us updates on the situation at the Women's Correctional Institute and also on the other penal farms of the Bureau of Corrections. We've been speaking to Gabby Shaklag, the spokesperson of the Philippine Bureau of Corrections. Thank you very much again, Sir Gabby. Thank you very much, Sir Tony, and rest assured that the Bureau of Corrections under the direction of Director General Bantag is doing its best to prevent the spread of the disease inside the prison camps in all the areas under the Bureau of Corrections. Salamat po at mabuhay po kayo. Salamat po.